Nagbabalik ang ating haircut tutorial series, T-Outliner, cut ang buhok. Dito sa may part na to, pababa, nakabaliktad ang ating trimmer para makita natin yung ating ikinakat dito. Next, 0.5 na clipper guard. Aalalayan ang ating suklay para makita natin yung end ng middle part niya. Hagod ng konti. Tapos, C-motion para hindi masyadong mapataas. At sakto lang dito sa may part ng dulo ng suklay. Fast forward na natin ng konti para mas mapabilis. At makikita nyo na yung next steps na ating gagawin. Ayun, nakikita natin yung pinakang middle part niya. And then mag-overcomb na tayo para mawala yung mga kanto dito sa part na to. Yung, di ba mga kabarberos, kung inyong makikita ay hugis na agad yung gupit na ating gagawin para sa kanya. So, ang next natin, number 1. Tapos, itaas natin yung adjuster para kuhang-kuha niya yung buhok o mas maputol niya. Mas mababa ng konti yung gagawin nating paghago dito kumpara dun sa 1.5 kanina. So, yun, kita nyo naman yung resulta. Unti-unti siya nagbe-blend gamit ang ating number 1 na clipper guard. Napakasimple lang nito mga kabarberos. Madali nyo itong gagawin basta yung kamay natin magaan yung paghawak, ha. So next, yung ating 0.5 na clipper guard. Pupokus muna tayo dito sa may part ng guidelines niya. Hindi rin masyadong mataas, mas mababa ng konti kumpara sa number 1 na clipper guard. O, diba? Nakikita natin yung proper blending niya. Nakikita rin natin umayos kung paano ito ginagawa. Zero close. Gamit ang paid blade ng Monster Clipper. Manipis yung talim niya kaya unti-unti niya mapupura yung guidelines. Siyempre, dito lang tayo pupukos sa mismong guidelines niya. Unti-unting nabubura yung pinakang guidelines niya. So, napakasimple lang mga kabarberos. Point-point lang natin yung mga kanto-kanto ng ating talim ng clipper para makita natin yung ating tinatanggal ng mga dark spot o yung tamang pag-blend nito. Yung mababang hagod lang para hindi ito mapataas. At ang next naman na gagawin natin ay balikan natin yung mga may mga maitim na bahagi. Kanto-kanto lang ng ating clipper, konting dikit lang para hindi mapersa yung pagkakabawas nito. So next natin ay lagyan natin ng line up para mas malinis siyang tingnan. Tapos pagkatapos niyan ay ating aahitan. Overcome muna ng konti pala. Tapos, tanggalin pala muna natin yung mga pinakang maliliit na buhok dito sa bald lines niya para mas maganda yung pag-blend. Tapos, pantayin natin gamit ang gunting. Basain. And, yon. Ito na yung pag-aahit para makita yung forma ng kanyang buhok. So, napakasimple lang nito mga kabarberos. Ang request niya, ito na. Hindi na natin binawasan ang part ng ibabaw nito. Fade cut ang gilid nito o mid fade. Kaya kung hindi ka pa naka-follow mga kabarberos, click mo na yung follow at subscribe ka na rin. Maraming salamat mga kabarberos.